ano yung unang gagawin natin bago tayo mag-reading? Ang Battle Cup po, gumawa po ng programa. Yung tinatawag po natin na priming conditioning program para po sa mga inahen at mga broodstag o broodcock na gagamitin po natin during breeding. Pag nakapili na po kayo mga kakmit, usually nag-select na po kayo ng inahen, nag-select na po kayo ng mga broodcock nyo, ng broodstag nyo na gagamitin para sa breeding, una dapat gagawin nila is magligo po tayo. Lalong-lalo na po kung galing po ng range yung mga inahen natin. Pagkuha po natin sa kanila, usually po makikita nyo, nagtatakbuhan yung mga puto. Lalong-lalo na red mite. Unang-una is nag-external parasite cleansing muna tayo, boy. Gamit ang triple X shampoo natin, liguan nyo lang po yung inahin ng triple X shampoo, makikita nyo po pagkatapos nyo ligo, napatuyo, tanggal ang lahat. Yan yung mabangong puto. Shampoo, doc, diba? Triple X shampoo yung mabango. Ito po yung kinagandahan ng triple X shampoo, boy. Ano? Kahit ilang kung manok yung liguan nyo, hindi po kayo makakapil ng ano. Sa kamay. Sa hapon, nagpa-fasting na tayo. Huwag nyo na pong pakainin yung mga inahin, saka yung mga broodcock nyo po. Sa gabi, pwede na po tayo na magburga. Gamitin nyo po yung warmal natin. Sa kami sa makikita yung inahin nyo, katagalan, medyo naglalapsi na sila. Kaya doc, parang napansin din namin yan eh. Pag hindi ka nagpurga, doc, minsan, apektado yung production ng ito. Paano bon, kung yung pinakain mo sa inahin mo, imbis na pupunta sa katawan niyo, pupunta doon sa bulate mo. Yan. Sa susunod na araw po, magbibigay na tayo ngayon ng Premoxil tablet. Nagbabacterial flush tayo. Gagawin po natin to 5 araw. Sunod-sunod, kung nagbacterial flush po kayo sa umaga, dapat po sa day 3, umaga pa rin. Sa day 4, umaga pa rin. Sa day 5, umaga pa rin. Puro umaga. Dapat puro umaga ang pagbigay ng ano ng Premoxil tablet sa mga inahin natin. Para masiguro po natin na walang mga respiratory infection na mga bakterya na na-alad po sa mga inahin natin na anytime pag nag-stress po sila, lalabas kagad. Pag dumadaan po kasi ng anong sipon yung mga inahin natin na ginagamit sa breeding, malaki po yung chance na kaya niya pong ipasa doon po sa mga offspring niya o sa mga tissue niya. Kaya importante po yung pagbabacterial flush natin sa kanila. Kailan naman papasok yung vaccination? Actually, ginagawa sa farm, yearly, nagbabakuna talaga. Pero dahil po yung sa mga kadalasan po ng pagtama ng mga viral infection po sa mga manukan, in-update po natin yung vaccination program natin. Kaya sinamahan po natin sa ginawa natin na priming program ng Battle Cup, yung pagbabakuna po ng mga inahin. Usually po, 3 days. Pagkatapos niyo po magligo, day 2 po, nagbibigay po tayo ng Premoxil tablet. Hanggang day 4, pwede na po kayo magpakuna. Binabakunahan po natin sila ng latota. Mas maganda po kung may infectious bronchitis. Pagkatapos, kinukombine po rin natin yung fowl pack. Ibig sabihin, Dok, pwede sa isang araw, sabay na yung dalawang vaccine. Pwede natin pagsabayan yung latota, saka yung fowl pack, kasi iba-ibang viral. Okay, na okay, Dok. Huwag niyo lang po yung pagsasabay, yung latota, saka yung liwan. Kasi pareho siyang NCD, minsan nawawala ng visa rin yung ano ng bakuna natin. Isang araw lang po, pag bakuna nyo po, ituloy uli yung pagbibigay ng Premoxil tablet para maiwasan din natin yung infection na pag na-stress kasi pag bakuna, lumalabas rin yung infection. Kaya tinutuloy natin yung pagbibigay ng Premoxil tablet hanggang 5 days. Ano naman yung supplement na kailangan natin for breeding? Timing na timing yung pagpalabas ng Battle Cock nung tinatawag natin na Egg 1000. Yung Egg 1000 po ng Battle Cock may vitamin B complex, selenium, vitamin E, saka zinc oxide. At yung importante yung composition niya, Bon, yung folic acid. Ano ba yung folic acid do na nakakatulong para sa breeding? Yung folic acid kasi, Bon, ito yung tumutulong sa development ng itlog. Kaya yung makikita natin sa breeding, yung problema na nangingitlog yung inahin ngayon, susunod na araw walang itlog, susunod na araw pa uli, mangingitlog sila. Ito ngayon yung kinokorek ng folic acid. Pwede natin makita sa mga inahin natin o kaya nilang mangitlog araw-araw isang beses. Maganda yung klase ng itlog, maganda yung kalidad ng itlog, yung hatchability niya tataas din. Paano man dok sa hapon? Kasi medyo stressful mangitlog eh. Nagiging problema namin sa battery cage is yung panunaw dahil sa kulang na activity dun sa cage na pinaglalagyan natin sa kanila. Kaya importante rin yung pagbigay ng vitamin pro powder.
magbibigay po tayo ng egg 1,000 sa umaga, bitmin pro powder sa hapon, para ipataas po yung immune.